Yes, gusto ko lang sa inyo i-share yung ano yung air quality dito sa lugar where I'm living. Kung titingnan nyo, iisipin nyo na it's foggy, it's cold, di ba? Kasi medyo madilim. But it's not fog, it's a smog, di ba? Kaya nakamask ako. Yeah. Yes, I'm wearing mask dahil ang kapal ng smog, di ba? Ew. It's unhealthy. Delikado yan sa ating kalusugan. Ang daming nagkakasakit dahil dyan. So, it's dark, di ba? Pero it's 11 o'clock in the morning. Supposed to be sobrang init, di ba? Pero natatabunan ng smog ang araw. Grabe! Inubuka agad ako kasi paglabas ko hindi ako nakamask. Tapos makita ko dark. Buti na lang nagdala ako ng mask. Buti na lang may mask ako sa bag. So it will save my life. Ngayon kahit nagta-taxi ako nagmamask ako. Kasi hindi pwedeng wala. Diyos ko. Magkakaroon tayo ng lung cancer. So, ito na. May nakita na akong taxi. Sasakay na tayo. Sasakay na tayo ng taxi. Yan, tinanggal ko na yung mask ko kasi nandito na ako sa... Tinanggal ko na yung mask ko kasi nandito na ako sa loob ng taxi. Delikado talaga sa labas. Kung hindi ka magmamask. Mga tao dito nagmamask hindi dahil sa COVID, wala na. Ang mga tao dito nagmamask dahil dyan sa smog, yung tinatawag nila na PM 2.5, diba? So yan, sobrang kapal. Nagmask na nga ako niya na masakit pa rin yung lalamunan ko. How much more yung mga hindi nagmamask. Kaya maraming nagkakasakit. Maraming, lalo na yung may mga allergies na katulad ko. So, sa Diyos ko. Actually, yung surgical mask na ginagamit ko is not enough para sa PM 2.5. Ang dapat talaga yung pang malakasan. Meron ako nandun sa room ko. Kaya pagkatapos ang klase ko, yun ang gagamitin ko kasi pag pa-uwi hindi na ako nagta-taxi, nagsusongteo na lang ako. Kaya kailangan talaga ng makapal na mask. Grabe, ang sakit sa ilong. Ilong, ang sakit sa lalamunan, ang kati sa ilong. So, napaka-dangerous sa natin sa health. Ayan, sobrang kulimlim. Iisipin mo talaga na foggy? O di kaya uulan? No, hindi siya uulan. Wala yung uulan. Talagang smog. Kaya, yung street food, yun dito, malinis. Kaya lang, dahil nga sa smog, parang hindi siya okay, no? For me, ha? Not unless mainit yung bagong luto. Pero kung nilagay na dyan ng ilang oras or minuto, hindi siya okay. Kasi yung dito, yung PM dito, yung smog dito, meron siyang content ng mga yung mga small particles na dangerous talaga sa ating health. Grabe yung parang babara yung lalamunan ko. Kasi nga, paglabas ko ng condo, wala akong mask. Kaya pati mata ko,
sobrang strong dito ng ano ng smog. Bago pa nag-pandemic, nagkasakit ako for more than a month. Coughing. Tapos hindi ako makatulog sa gabi. Wala naman akong lagnat. Pero yun nga, sobra yung cough. Yan. Kaya, ayun. So, samahan niyo ako for today. So, we're now approaching my workplace. Diba? Meron na kaming ano. Ayun, nililinis na ni Pinoco yung aking room. Ayun, meron kaming ano, TV outside. Pinapakita kong paano nagtuturo yung mga teachers. Sorry, hindi na ako nakapag-vlog doon kanina. Ito na lang yung, dito na tayo mag-end. Kung ano yung ginagawa ko tonight. Bali, gumagawa ko ng lumpiang Shanghai or spring rolls. Ano siya, minced pork with carrots, a lot of carrots, with onions and garlic. So, ito yung nabili kong pambalot ng lumpia. Diyan ko ilalagay ko sa freezer kasi wala na akong lagayan. So, endo natin yung vlog kasi wala, lobat na ako. Thank you for watching, and if you are new to my channel, please don't forget to click the subscribe button, the notification bell, so that you will be updated to my upcoming video. I love you all. Okay, so, I wanna share with you about the taro that I bought at Big C supermarket here in Bangkok. It's already cooked. They already boiled it, but in the Philippines we usually cook it with coconut milk. So now I'm going to recook it with coconut milk. So here I'm using aroy tea. Okay. So, ayan. We will cook it with coconut milk and put some sugar in it. Okay? So, that's it. I'll put some more. We will add some water because the coconut milk is not that much. Okay. So, ayan. Meron pa siyang, ano, ayan. Okay, so, I love taro and any root crops. That's why I'm doing this. Bye! Put some sugar and a pinch of salt. Yeah, that's it. Galawin natin para maano yung sugar. Mamixed yung sugar. Diba? Yan siya. Para magkalat yung sugar. Ayan. Para masarap. Kailangan, kahit ano, pwede namang gawing masarap. Ang ginamit kong sugar ay mascobado. Yung pangkape. Okay, so pakuluin lang natin, lutuin lang natin yung coconut milk and good to eat na kasi luto naman na siya.